pastunod at tagapanood, tagasubaybay sa ating programang Laudato Si, Caring for Our Common Home. Dito po sa Faith Watch YouTube channel ng CBCP Media Office and Areopagus Communications. Ito po si Lou Arsenio ng Archdiocese of Manila Ministry on Ecology hosting this program. At meron tayong batang bisita ngayon na ating kakwentuhan, no? At siya ay taga-living Laudato Si Philippines, no? Young advocate. So we're glad to have young advocates with us, no? Kasi talagang sabi nga ni Pope Francis, what kind of world do you want to leave behind, no? So especially for the next generations. Kaya let's welcome our first time yata ito si Tams dito sa atin, no? So actually siya ay partner din ni Rodney, so we are actually going to talk about many things at siya ang aking kwentuhan ngayon. Please welcome Tams. Pakilala, Tams. Yes po, at magandang araw po sa inyong lahat. Siyempre po ang ating po mga kasama, baka po may mga nakakatingin po sa akin dyan, no? Baka may isip nila, ba't nandito si Kuya Tams? Of course, from Click the Light, pero siyempre, para po sa ating common home, we are here to speak and talk about Laudato Si. Dahil nabanggit na nga po ni Tita Lou, tayo po ay kailangang i-discuss talaga, pag-isipan, pag-usapan, ano ba yung mga dapat gawin ngayon, lalo na po ng mga kabataan ngayon para sa ating kalikasan. Magandang araw po sa inyo lahat. Ayan, so welcome Tams, at hindi lang to first, ha? Opo. So yan, you know, ang Laudato Si kasi ay talagang isinulat yan at nilabas ni Pope Francis para sa lahat ng katahanan, at lalo na para maprotektahan natin, no, ang tahanan ng mga next generations tulad ni Tams, no? Mm-hmm. Siya ay talagang bata pa yan. Maybe I don't know if he is half my age, no? So, pero that's good, no? It's a good news for me na magkaroon tayo ng mga batang advocates, no? It's good news kasi imagine mo yung senior na tumanda na sa advocacy. Kailangan merong mga successors, no? At na mas magaling pang magpapalaganap ng pangalaga ng kalikasan. Ayun. So, Tams, nung nakaraan kasing episode, no? Ang tinalakay namin ni Rodney, no? We pray for the soul of his cousin, no? Yeah, na po. Oo, na pumanaw nitong nakaraang linggo, and talagang tingin ko napaka-close ito sa kay Rodney, kaya actually mabuti na lang din nangyari na nandun siya, so nakapag-assist siya sa pamilya, no? Kaya that's why Rodney is not with us, kasi nandun po siya sa island na ang kanya pong signal ay talagang intermittent, no? Meron pero hindi siya consistent, kaya so at least meron naman siyang able right hand. Ito nga si Tams, no? So, ang ating, yung mga nakarang episode, no, Tams, pinag-usapan na namin ni Rodney, yung Laudato Si Goals. No, alam naman natin na si Pope Francis ay starting last year, no? Nirelease niya yung guideline. I wouldn't really to call it guideline. No, parang, and at the same time, I want to look at it na, ano siya, parang summary action para sa Laudato Si na 6 chapters. No, Laudato Si in Caring for Common Home is the Laudato Si encyclical na may 6 chapters. And then yung nung nilabas ng Laudato Si Goals na yon, no, na 7 din, parang 7 gifts of the Holy Spirit, no. And nakita ko siya, tiningnan ko siya as a tawag nito summary. No, summary action for Laudato Si for the encyclical. Parang sinisimplify. No, at pinakita dito sa 7 goals na to na concern siya ng lahat, no, regardless of faith, regardless of size, regardless of age, no? So talagang pwedeng gawin ng bawat isa. So sinimulan namin Tams yung Laudato Si goals ng hear the cry of the earth, hear the cry of the poor,
no? Responding to the cry of the earth, responding to the cry of the poor, and then ecological economics, no? And tawag nito yung ecological education pala, natapos na namin yon. So you would like to discuss ngayon naman, pagkwentuhan natin ang ecological spirituality, living or adapting a simple lifestyle, and community engagement and participation, no? Kasi napakahalaga to. So yung hear the cry of the earth, tinalakay namin na ito ay panawagan para bawat isa sa atin ay tugunan ang hinagpis, no, ng mundo. Paano natin nakikita ang hinagpis ng mundo? Tingnan natin ang nangyari sa bagyong Odette. Yung epekto ng typhoon Odette, no? Tingnan natin ang mga kalamidad na nangyayari sa atin. Tingnan natin ang mga tawag nito, yung nangyayari sa ating kapaligiran, no? Yung pollution sa katubigan, and then yung na kalbong bundok at napatag na bundok dahil sa pagmimina, ang etc., no? Okay. Now, Tams, ano ko sa'yo? Paano yung reflection mo dito sa hear the cry of the poor? Alam niyo po, napakaganda nung pagkaka-summarize po nung Laudato Si Goals. Kasi alam niyo po, ito po yung lagi natin binabahagi, no? Madagdag po lang kita, Lou, at sa ating mga taga-panood, na ang Laudato Si, hindi lamang po ito dokumento isinulat ni Santo Papa. Yeah. Kaya papasinin nga natin, tama ba na tapusin kong basahin ang Laudato Si, or is it enough reading Laudato Si? The challenge po is not about reading Laudato Si. Yeah. The challenge na... Oh yes, hindi lang reading Laudato Si, no? So it's about living Laudato Si. Yes. Sa buhay yung Laudato Si, kundi living Laudato Si. At yung dokumentong po ito, hindi lang po ito nakapako sa isang dokumento lang. Meron po itong pitong layunin. At yun na nga po, nabanggit na nga po natin yung, nauna na po natin na pag-usapan yung apat na layunin. At napapansin natin, ito po ay hindi lang biglang inimbento eh. Konektado po ito sa bawat isa. Kaya nga po yung tanong natin, paano po yung reflection natin tungkol po dito sa hearing the cry of the poor? Kung tutuusin po kasi, alam niyo, Tita Lou, lalo na po sa amin ngayon, sa ginagawa po ng Living Laudato Si, meron po tayong ginagawang mga gawain o mga monitoring activities na kung saan tinitingnan natin ano ba yung nakaka-apekto sa mga vulnerable community. Halimbawa po, Tita Lou, sa mga pagmimina, sino ba ang unang-unang naaapektuhan dito? Yung mga lokal, yung mga tao naaapektuhan, dahil lalo na ang open pit mining, no? Contaminated po yung tubig po doon, contaminated dyan. Anuhin mo na lang po kung tayo yung mga nandito sa Maynila o kung sino man po yung nasa urban area. Pero yung mga tao po, yung mga kapatid natin na nandoon, na yun lamang ang kinabubuhay nila, yung kanilang yung kalikasan nila, yun po ay nakaka-apekto sa kanila. Kaya po, pag sinabi natin hearing the cry of the earth, relevant po ito sa hearing the cry of the poor dahil sila po ang unang-unang naaapektuhan sa kabuhayan. Pangalawa po, hindi lamang po sa kabuhayan, Tita Lou, nandun din po yung ating, nagbanggit na po ka na yung mga trahedya. Kaya nga po tayo, pinagtatanggol natin na yung ating mga kabundukan, huwag din tatanggalin ang mga puno dyan. Bakit? Kaya kapag bumagyo, tinamaan tayo ng bagyo at wala ng mga puno dyan, mas lalong katakot-takot ang mangyayari. Eh hindi naman po lahat sa atin nakatira sa mga konkretong mga bahay. Diba, Tita Lou? Yung mga karamihan po ng mga nakatira sa mga fissures, sa mga kabundukan, hindi po ganun sa konkreto. Kaya po, nako, Tita Lou, tama po ang sinasabing layunin na to na kapag tayo ay gumanap na protektahan ng kalikasan, nandun din yung ating proteksyon na ipinagkakaloob sa mga kababayan natin, sa mga kapatid natin. Yeah. So mga kapatid natin, walang kakayanang para yung sarili nila ay protektahan. No? So Tams, nalala ko, no? Sabi ni Bishop Juanich, no, sa Palawan, yung nangyari nito sa ng Typhoon Odette sa kanila,
no, na for so many decades, no, mga, hindi nila naranasan na magkaroon ng ganong typhoon. Dinadaanan Palawan pero hindi doon sa Taytay. Usually doon sa may islands na talaga malapit na sa West Philippine Sea. Pero first time, kaya nga kung titingnan mo, yung mga poor, no, yung residents, no, yung kanilang quality ng materials ginagamit nila, ay alam nila na pwede mag-withstand ng mga ordinaryong ulan. Hindi nila alam na may darating sa kanila na grabing typhoon. Kasi usually yan, palabas na, wala nang force yung typhoon eh. Pero ito hindi, ano pa rin sa kanila, pang ilang landfall sa kanila, no? So they were not prepared. Kaya nga marami sa Northern Palawan ay grabing epekto sa epekto ng typhoon Odette. Kaya itong mga poor, no? Kitang-kita mo na talagang bagsak yung kanilang mga kabahayan. So they are very vulnerable, no? Kasama sa vulnerable sectors natin na wala masyadong choice para malipatan or kumaga they were not prepared. So yun, kaya we are invited to hear the cry of the poor. And then para ma-encourage natin, no? Para makita natin ano ba ang sanhi nitong mga ecological disasters na to, ecological calamities na to. Then we try to check our economy, no? Kinalakay din namin ni Rodney, ano ba yung ecological economy? So just a review, kindly give your own perception on this ecological economy. Bakit ba pati economy ay kasama dito? No? So Tam? Opo, okay. So, interconnected nga po siya, di ba, Tita Lu? Ang ekonomiya, siguro para in a nutshell po, para pa mas lalo maunawaan ng ating mga tagapakinig, ekonomiya o yung mga sektor ng mga nasa negosyo? Kasi po, dalawa po yan eh. Pwede pong ang mga negosyante, ang malalaking mga korporasyon, pwede pong sila ang makatulong sa atin sa pangangalaga ng kapaligiran. But, at the same time, sila rin ang maaaring makagawa ng mas lalong kapahamakan sa kapaligiran. Diba? Bakit po? Halimbawa po, yung mga mining companies, yan, kasama yan. So, maaaring sila yung malalaking negosyante, but at the same time, sila din yung mayroong malaking responsibilidad sa ating ekolohiya, sa ating kapaligiran. Ganon din yung coal-fired power plant. Ito po isang malaking industriya. Bagamat sila po yung maaaring makatulong sa atin, pwede sila magkaroon ng transition towards renewable energy o mga clean energy, sila lang din po yung may kakayahan para makatulong din na mapangalagaan yung kalikasan. Kasi alam naman natin, Tita Lu, no? Nung mga, we are living itong mundo natin, billions of years na. Wala namang mga ganitong masyadong mga disaster na maasabi natin na, alam nyo nga, dati nga, yung mga tao, mga nasa bundok, o yung mga, sabihin na natin yung mga nasa pinaunang tao, nakakaligtas naman siguro sila. Wala namang masyadong kapahamangan na nangyayari regarding sa tragedy o mga natatanggap nilang mga disasters. Nakapasurvive sila. May naalala lang po ako, Tita Lu, may nabasa po kasi ako, no, na isang artikulo regarding din po sa mining. Alam niyo po kasi may iba po kasi yung tao na nagbabasa ng halimbawa sa Biblia. Kasi sa Bible kasi may nakasulat din na I will give you the promised land flowing with milk and honey. There are some minerals, yung mga ganun. Ngayon, may ibang mga negosyante ginamit 'yon. Ginagamit nila na. Na ginagamit yung particular Bible verse na 'to. Bible verse na 'yon. Oh, there is that approval. May mandate. Ako natawa din naman ako, di ba? May mandate daw ng Diyos. Pero, we'll not talk about biblical exegesis here. Pero syempre, kapag binabasa po natin ang Biblia, dapat alamin natin yung mundo o yung konteksto ng taong nandun. Kumbaga, we cannot apply the time of Moses sa time natin. So, hindi din natin masabi na, ay, that merong God's approval doon. Kasi dati, bawal kumain ng baboy. O bawal kumain ng mga ano ng iba't ibang mga meat, bawal. Pero ngayon hindi applicable. So, sabi ko, nako, kung ganun lang din ang mangyayari, mali pagkakaunawa po 'yun ng Biblia. Kasi tandaan natin, yung ating tahanan, ng ating planeta, this is God's
creation. We cannot praise our Creator if we destroy His creation. Yes. So, well, siya ang gumawa. Bakit ko babastusin o bakit ko Okay. So, Tams, maliwanag na sinasabi mo kanina that yung mga industries, no, na hindi, mga industries maganda ang business. Kailangan natin ekonomiya. Nabubuhay sa ekonomiya. Ang issue lang, paano ba natin ginagamit ang kalikasan para mapalago ang ating ekonomiya? No? Economy ba, yung income ba, yung kita ba ang mahalaga? Kung ang iyong kinikita malaki pero at the expense, no? At the expense of the vulnerable sector, the expense of the destruction of the environment ng ating kalikasan. So, talaga namang may ekonomiya diyan, eco and nomos, no? Ibig sabihin, nabubuhay ang tao, itong kalikasan, binigay ito bilang bahagi ng para ma-sustain yung economic life natin. Pero hindi para exploit, hindi para sige lang ng sige. May limitations. So yung industrialization is good to some extent, no? May hangganan ang lahat, may limitasyon ang lahat. Kasi kaya nga pananawagan dito sa Laudato Si Goals na hear the cry of the earth, kasi hindi kayang i-sustain ng earth yung ating pagwaldas, ang ating wasteful economic life, no? Yung consumeristic lifestyle natin. And then madalas kung sino lang yung powerful, may kaya, may pera, sila lang nakikinabang. Hindi talaga siya nakapag-benefit sa mga poor. Kaya hear the cry of the earth, hear the cry of the poor. And then yung economic natin na supposed to be for everybody, so yung biyaya ng Diyos binigay sa atin ay para sa lahat, no? So dapat yun, linangin. Ibig sabihin, we nurture, di ba? We develop, we do not destroy. Kasi ang nangyari sa atin, destructive industries ang pinapasok in the guise of economic progress. No? Yun ang nangyayari. Kaya natuwa ako, Tams, yung CBCP pastoral statement ngayon, no? Tungkol dito sa ecological economy, no? Na merong commitment ang mga obispo natin na mag-divest, no? Mag-divest until 2025 sa mga destructive industries na kung saan naka-invest yung kanilang pera, no? Para na kanilang nilagak sa mga bangko, anumang institusyon. So, meron silang challenge sa sarili nila, mga obispo, sa mga dioceses, na tanggalin na doon ang investment because it is inconsistent with the teachings of Laudato Si, no? Hindi na kaya, no? Kaya nakakatuwa yon. Nabasa mo na ba yung pastoral statement na yun, Tams? Yes, opo. Alam niyo, napakahaba po pero na-summarize po siya. Alam niyo po, it's more call to action dito, no? Kasi actually, kahit hindi pa po lumalabas itong pastoral statement na to, may mga nauna na eh. No, 2019 pa lang, nag-laid out na ng eco-action na dapat na natin ginagawa. Pero even before those pastoral statements, way back 1990s na ko, 1980. Paano pa yata ako pa? 1988, baka di ka pa pinanganap. Pakailag pa lang yata. May 1988 na. Meron na pastoral letter. At ang maganda doon, Tito Lu, nung 90s po kasi, sa Second Plenary Council of the Philippines, meron ng inilahad na decree ang ating simbahan sa Pilipinas patungkol po sa ecology. Alam niyo po, yung reflection ko dito, yung mga sinauna, lalo na yung sa pastoral state, sa Second Plenary Council of the Philippines, those provide us actually ng foundation of ecological spirituality. It so happened that noong 2019, nag-release tayo ng pastoral statement regarding climate emergency. At ito pong 2022, call to action na. Kasi nilaid out na po talaga, Tita Lu, lahat po ng dapat na gawin mismo ng simbahan. Nandiyan po yung pag-divestment. May timetable pa hanggang 2025, di ba? Nakakatuwa po yun. At very encouraging.
nandiyan yung paglaganap natin ng Laudato Si Action Platform, yung pwedeng mapag-usapan at sa pag-uusapan natin. Oh. At syempre, yung iba pong mga nasa Laudato Si Goals, nandiyan na yung formation and training, yung pagtatayo ng mga ecology ministries na nakakalungkot na hanggang ngayon medyo kakaunti pa rin. Pero sabi po ng pastoral statement, let's do it. Dapat yung creation of eco-ministries, tuloy-tuloy natin yan. At yes. Alam po, malaking pwersa po ito sa loob ng simbahan dito. Nakakatuwa naman kasi noong 2015, kasama ko si Rodney, si Brother Tagoy, na nag-ikot kami sa iba't ibang diocese na Luzon, Visayas, Mindanao. At talagang wala pang mga ecology ministry. In fact, kung meron man desk, no? Attached lang talaga siya sa social action. Yun ang mga structure sa mga dioceses. Pero at least, kahit pa paano ngayon, merong iilan-ilan, no? Though, of course, siguro pinanindigan lang ng Archdiocese of Manila bilang the mother diocese ng Pilipinas na 17 years na ang ministry ng ecology ng Archdiocese. Wow! No? 17 years ngayon. 2005 kami nag-start. Late na nga rin yun, no? And of course, we had several things that we did, no? May mga conferences na kami inorganize at hanggang yung last na noong 2018. But anyway, maganda na rin yun na sana, kasi 1991 pa, sabi nila, meron ng panawagan for ecology desk sa PCP2. Pero before that, meron ng 1988 na pastoral letter. And then 2003, meron panawagan for season of creation, no? So, salamat sa Laudato Si, no? Kasi nagkaroon itong encyclical na to, nabigyan tayo ngayon, no? Feeling ko nung this was released, no? Nagkaroon ng parang legal mandate, no? Na validate siya, parang validation ng nangyari. Na validate din ang ating mga ginagawa since 2005. Though in my part, since 2000, nagsimula na ako sa ecology advocacy nung nasa Caritas Manila ako. Kaya ganun na katagal times, no? 2000, so 20, nagbibilang na ako ng 22 years na, no? Dito sa advocacy na to. And then, ang Laudato Si, kaya at ang napakatuwa, nakakatuwa pati yung Laudato Si na 6 chapters, sinamaray sa Laudato Si Goals, kaya pinag-usapan natin ngayon, yung simbahan nagpo-progress, mabagal lang, no? Slow but sure, hopefully. No? Mabagal lang at hindi talaga siya very responsive, medyo reactive, and let's face it, that is the reality. No, sana lang na as the Pope has been very consistently no, reminding us of our moral and spiritual obligation to take care of our common home, sana lahat ng mga parokya ating kaparian ay mag-respond because next challenge na obligasyon ng mga parish ay yung ecological education. No? And yung ecological education, we need to educate kasi hindi natin ma-encourage ang mga tao tugunan ang hinagpis ng kalikasan, ang hinaing na mahirap, ang hinagpis ng mahirap at baguhin yung ating economic life natin kung hindi tayo educated. Diba? Kung hindi tayo educated, kailangan natin education. That's why we need to strengthen that. No? So, at hindi lang formal education, hindi lang curriculum integration, also, in the parish formation, in the organization's formation. Yes. No? Oo. So, dapat part siya. Kasi alam mo, Tams, if I may share, no? Noong 2005, sinulat ng Archdiocese ang vision statement, no? At nung sinulat yung vision statement ng Archdiocese of Manila, I was asked by then Auxiliary Bishop, Bishop Cortez, kung anong sector ang ecology. Hindi mo naman pwede malagay sa isang sector ang ecology kasi ang concerns, ang ecological concerns ay concern ng lahat. No? Sabi ko nga, mula sa sinapupunan, alagaan mo yung first environment ng tao sa sinapupunan ng nanay niya, kaya importante na yung buntis,
maayos ang kanyang kapaligiran so that hindi siya makapag-inhale or hindi siya makakain ng mga toxic para yung bata ay mailabas na maayos sa maayos na kapaligiran. And then hanggang sa natural death, di ba? So sinabi ko, it's a concern of everybody. Hindi mo pwedeng isektoral yan. So, kaya yung education dapat sa lahat, every citizen of this planet ay may obligasyon. Kaya naalala ko ulit yung paborito ko talagang statement ni Pope St. John Paul II at St. Bartholomew. Alam mo, sabi nila, caring for God's creation is both our moral and spiritual responsibility. Okay? Mm. So, maintindihan yan kung may education. Kaya, di ba, educator ka rin, Tams? How do you... Opo, minsan po tayo nagturo nun. Oo, educator ka din, di ba? So, how do you think itong ecological education mangyari sa iba't ibang level ng society natin? Opo. Actually, Italo, nabanggit niyo na rin po kanina yung ilan. Kasi, actually, meron po ako honestly na teorya. Eh, hindi ko nga masabing teorya talaga. Yung mission, our mission to take care of the environment, actually, it came even before the time of Christ. Yeah. So, kumbaga, kwento ng yung story of creation. It came even before the fall of man. Kasi diba sa history of salvation, the story of creation, tapos nagkasala si Adam si Eva dahil sa kasalanan nila. Kahit simula pa lang nun, Pitalo, sinabi nga ng Panginoon na yung create mo tayo, pamahalaan mo ito. Let's make man in our image, according to our image in our likeness. Tapos, you will rule. Yung pangrurule na yun, hindi po ito yung maghahari-harian ito, kundi pamamahalaan mo yung lahat ng aking ginawa. So, as educator po, ako po ay minsan na nagturo ng Catholic social teachings, and one of which po is the principle of the integrity of God's creation. Mm-hmm. Okay. So, saan kaya nagturo? So, nakapagturo, yun ang tinuturo mo? Hindi natin tinitingnan. Nagturo po tayo sa Mandaluyong. Pwede ba banggitin yung eskwelahan? Basta sa Catholic school sa... Sige, okay lang yun. Okay lang yun. Anyway, Mandaluyong, so tinuturo po natin yan. Okay. Sige. Now, ang ano ko lang ni natin, no? So education is our obligation, no? For education and formation, hindi lang dito sa mind, no? Yes, hindi sagawa, lang sa gawa din. Ang education natin is formation. Kaya ecological formation ang ating ano, and meron tayong ecological spirituality. And this spirituality, mangyayari yan kung na-educate tayo, no? Na-form tayo, nahuhubog tayo. So ang sinasabi naman ng ecological na itudugtong ko yung spirituality and ecological education because ang expression ng ating pagkilala sa Diyos na tagapaglikha, no, through the way, through our behavior towards creation, di ba? Mm-hmm. So paano masasabi na mahal mo ang Diyos kung mismo ang kalikasan sinasalaola mo? Putol ka ng putol ng puno, tapo ka ng tapo ng basura, ng iba't ibang pollution. So, nasaan yung Diyos dyan? Diba? So, kaya yung ecological spirituality natin, okay, ipagkilala sa Diyos na tagapaglikha. And kailangan makita natin ang Diyos sa bawat nilikha niya. No? Mayroong magandang kwento si Lolo Densi dito, but we'll do it later, sa sunod. But we'll discuss now. Ang nung sinabi ni Pope St. John Paul II, caring for God's creation is both our moral and spiritual responsibility because hindi mo maihiwalay yung spiritual life sa pangalaga ng kalikasan. Tama ba, Tams? Yes po. Oo. Tama yun. Oo. Meron akong gustong banggitin dyan, Italo, no? Kasi yung ang daming nalilito, ano ba ecological spirituality? Kung tutuusin nga po, Italo, you only have to recognize yourself as part of God's creation at lahat ng ating kapaligiran
it's part on how we praise God. So, halimbawa kung ikaw nasa tahanan ka ng isang mahal mo, ng kaibigan mo, nakakahiya naman kung magtatapon ka ng basura doon sa bahay ng kaibigan mo, kung mahal mo yung kaibigan mo, o mahal mo yung iniirog mo, o anumang sinumang binibisita mo, nakakahiya kung bababuyin po natin yung tahanan na kanya. Yeah. So, Tams, gusto ko lang din i-share briefly to wrap up our ecological spirituality. Noong 2010, si Bishop Pabilio sa kanyang homily during our Earth Day Mass, sabi niya, no sacraments kung walang kalikasan. Bakit yon? No? Bakit? Yes. Tingnan natin ang seven sacraments nandun natin. Diba? Anong gamit natin? Diba? Mula sa binyag, anong ginagamit natin? Diba? Anong gamit natin sa binyag? Tubig. Langis. Diba? Tubig. Okay. Cloth na white cloth. Saan ang galing lahat dito? No? Dahil sa kalikasan pa rin yan. Oo, kalikasan. Confess as a confirmation. No? Ganun din. So, hanggang sa Eucharist. The Holy Eucharist natin. Pinapay, oo. Okay? Ang ating so, kinakain. Kaya yun, hindi ko, yun ang, sa kanyang homily yun, hindi ko makalimutan. Saba ng homily. Na, no? During our Earth Day celebration in 2010. Walang sacraments kung walang kalikasan. So that's why if you're kung pakinggan natin at pagnilaya natin yung Eucharistic prayers, mayroong pagpupuri sa Diyos na tagapaglikha. And during our Easter Triduum, ako palagi kong inano to, Easter Triduum natin, yung vigil, na Easter vigil. Tingnan natin yung seven readings na magsimula sa creation hanggang doon sa time ng resurrection, di ba? Hanggang i-celebrate na natin yung resurrection. So lahat nitong liturgical celebrations natin, may kaugnayan ito sa biyaya ng kalikasan. At when God resurrect, He carry Him to Himself, the whole creation. Di ba? The new earth and the new heavens. Okay? So kaya yung ecological spirituality, it is really part, no? Hindi pwedeng sabihin, ecology, hayaan mo na silang ganito yon, sila na lang ganun. Hindi po pwede, bahagi yan ng ating pananampalataya. At worst terms, yung ating Apostles' Creed. Sige nga, ano ang unang lines na dinadasal natin? I believe in God, the Father Almighty, Creator. Yes, siyempre. Una pa lang, di ba? Yes, oo. Of heaven and earth. So naniniwala ba talaga tayo na tagapaglikha ang Diyos? Siya yung may likha ng lahat. Eh bakit nating sinisira? So that is how we relate also ecology, the relationship of all living organisms with our spiritual life. Hindi hiwalay. Bahagi, integral yan. No? So, ang kasunod, Tams, can you give us, ikaw, paano ang halimbawa mo ng adoption of a simple lifestyle? Unahin ko na lang po, siguro kung ako po yung membro ng, dito na lang sa bahay, kapag hindi naman po kailangan bukas ng aircon, lalo na paggabi, hindi na ako nag-aircon. Kapag kailangan ko na pumunta sa mas malapit na lugar, hindi na ako mag-gasak. Hindi ka na magagamit ng sasakyan. O di ka na, magano ka na lang, maglakad. Yan, pwede magbike na lang ako, di ba? Or magbike. Pastipid pa kaya yung mga gano'n, di ba? Magbike na lang tayo. So, yung, tapos, hindi rin po tayo ano, masyadong bumibili ng mga bottled drinks. Yeah. So dapat, hindi na, yung ating mga tubig, lalo na kapag mga, natin, alam natin yung mga plastic. Okay. Pwedeng gaya. Di, tsaka po, alam nyo, makakatulong po kasi yun. Makakatulong. Yun yung masabi kong talagang ginagawa ko. Okay. So, ang panawagan ko kasi, di ba meron Tams, meron kayong sa Living Laudato Si Philippines, meron kayong, ito, inyong pinapromote ay 211, di ba? LS211. O, sige nga. Hashtag LS211. LS211, sige. Ikwento mo na yung LS211 natin sa adoption of... 11.
Ito, alam nyo, marami po kasi nagtatanong paano daw sasabuhay yung ano yung Laudato Si. Nanood na po mismo sa paragraph 211. At ito po yung sinasabing ecological citizenship. Ano-ano po yung mga sinasabi dito? So, basahin ko po yung ano, yung ilan na. Education and environmental sustainability can encourage ways of acting. Ano ino yun? Avoiding the use of plastics and paper. Reducing water consumption. Separating refuse, cooking only what can reasonably be consumed. Show care for other living beings, yung ating mga alagang hayop. Mm. Ano pa? Using public transport, carpooling, planting trees, mga plantito at plantita, turning off necessary light, or any number of other practices. Ayun na, nandun na lahat. Nako, hindi na po natin kailangan mag-aral pa ng malalalim. Nandun na mismo sa paragraph 211 ng Laudato Si. Ayun, yun yung sinasabi. Si Pope Francis mismo, nagdetalye ng mga gagawin natin para simplihan natin ang ating buhay para sa ating pamumuhay hindi tayo masyado makapag-exploit or makapag-extract no ng resources sa kalikasan para naman yung next generations meron pang meron pa silang i-enjoy, meron pa silang mabibenepisyo makuha diyan sa kalikasan at same time maprotektahan pa rin tayo sa mga nag titinding kalamidad na nangyayari na sa buong mundo. Now, Tams, of course, we will have some episodes para i-discuss yon at paano ba gagawin yon. We'll do that, no? Pero ngayon, ginawa ko na yung RS211. Ang isang challenge sa atin Laudato Si Goals is community participatory and action, di ba? Yung or makiisa ka sa panawagan, mag-advocacy ka, makipag-collaborate ka, di ba? So, ang Living Laudato Si, paano ba ginagawa yung inyong networking para yung message ng Laudato Si lumaganap at yung advocacy na panawagan natin sa pagbabago sa paraan ng paggamit ng kalikasan ay mangyari. So, can you share ano yung mga example ng goal number 7? Eto, so community engagement po, marami po tayong mga ginagawa yan. Hindi na po kasi kita lo yeah, so ang Laudato Si kasi nakipag Living Laudato Si Philippines. Yung mga partnerships sa iba't ibang grupo. Magamat po. Yes. Apo. Bukod po sa mga partners natin na may mga iba't ibang grupo tayong pinapartner din, meron din po tayong mga grassroots level na mga partner. As of the moment po, so meron kayong partners sa iba't ibang lugar, no? Yung pinasabing grassroots. Yung po namin, si Kaluna, we are adopting 12 parishes. No? Ilan? Meron 20? Po tayong adopted 12 parishes. 12, okay. Saan kaya yung 12 na yon? 12 po. 12 parokya. Yeah, 12, okay. Meron po tayo sa NCR, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, sa tigtatatlo po. And next, sa masusunod pong mga, sa sunod na linggo, kami po ay pupunta rin sa Romblon Island para po bisitahin yung ating mga adopted parish na dalawa doon. Mm-hmm. So, ang ginagawa po natin, usually, tinuturo din po natin yung Laudato Si Goals. Okay. So, ang Living Laudato Si Philippines ay hindi siya church-based, pero nandun din yung adaptation of simple life. Faith-based po tayo. Pero interfaith po tayo. NGO. Welcome. No, NGO sila. Pero they collaborate with different faith. Pero hindi sila under a diocese or any other, no? Yes, it's okay. Initiated po by lay Catholic. Now, titingnan natin, marami kasi tayong issues sa lipunan natin, ecological issues, na pinapalawak natin yung advocacy dito for the protection. So, pag sinasabi natin community engagement, maliban sa partnership with communities, tinutulungan sila, ini-empower sila, na-assist sila, meron din tayong advocacies, no, kung saan nananawagan tayo na hinto yung mga destructive practices, no, destructive projects. Example nito yung Kaliwa Dam, no? Yung pinaplano na Parex or Pasig River Expressway.
Imagine mo yun, yung taas ng Pasig River, tatayuan nila ng expressway. So anong mangyari sa Pasig River? Lalong mamamatay yun, no? So lahat ng mga nakikitang ecologically destructive at saka nakaka yung mga proyekto na nakapalala sa panangis, no, sa cry of the poor and sa cry of the earth, lahat itong mga destructive projects na to ay dapat suportahan natin ang panawagan na ipahinto, no? Or ipigil, kung hindi pa nasimula, pigilan ng simulan. Kaya may mga advocacies tayo. And yun yung isa sa mga aspects na kailangan natin magtulong-tulong tayo para marinig yung boses natin. Tama ba, Tams? Yes. Yes po, tama. Tama-tama tayo dyan. Oo. So, kaya ngayon, we already discussed the 7 Laudato Si Goals, no? Para sa ating mga taga-panood at taga-subaybay, imbitahan natin sila na mag-comment. Sa palagay nyo, question tayo at magbigay tayo ng premyo, no? Sa mga, magbigay kami ng Laudato Si book. Sige, na Tagalog, no? Para sa mga mag-share, no? Para meron kayong basahin, mabasa nyo ang Laudato Si in Tagalog. Meron tayong available na mga copies. So, we invite you to comment. Ano ang sa tingin nyo magagawa nyo bilang Katolikong Kristiyano or bilang mga mamamayan sa ating planeta? Alin sa Laudato Si goals ang kaya nyo, ang tinutugunan nyo na ngayon, di ba? So siguro yun ang aking katanungan at Tams sa ating mga taga-subaybay. At for your parting words, Tams, meron ka lagi po natin tatandaan. Opo. So, lagi po natin tatandaan. Yeah. Go. So, ano yung ating tatandaan? Ang ating pong kapaligiran na hindi lang po natin dapat tinitiran. Meron tayong pananagutan dito. Ayan. Ayun so, po. Hindi lang tayo residente, pero meron tayong obligasyon. Kaya sabi ni St. John Paul II, ulitin ko, caring for God's creation is both our moral and spiritual responsibility. No? Hindi lang ito para sa atin, meron pa mga next generations who should benefit the fruits of creation. Kaya itong 7 Laudato Si goals, gabay, layunin ng pagsulat ng Laudato layunin ng Laudato Si para sa atin bilang mga Kristiyano at lahat ng mamamayan ng mundo. Hindi lang ito parang pangkatoliko, no? So sana natuto kayo ngayong sa episode na ito at sana patuloy kayong sumubaybay at kung may mga katanungan kayo, you are welcome, no? At babalikan namin yung inyong mga katanungan, tutugunan namin sa susunod na mga episodes. Kaya ito po si Lou Arsenio, ang inyong host at kasama ko, kakwentuhan ko ngayon si Tams. Tams, can we give your full name? Tams, Adrian Tambuyat po, o mas kilala sa Kuya Tams. Ah, yan. Si Adrian Tambuyat or si Kuya Tams. Okay? So, meron po tayong comment box. Meron tayong you can like and subscribe. Suportahan natin ang Faith Watch YouTube channel ng CBCP Media Office and Areopagos Communication. So, Tams, maraming salamat. At maraming salamat ulit at makakalikasang pagbati sa lahat ng ating mga katahanan.